Hanggat uli mga kapit 9. So, ang topic natin po ngayon is about sa... Siyempre ngayon, malapit ang Pasko. Ika nga, bigay na naman ang mga 13-month pay. So, napaganda kasing i-topic natin kasi may nag-message sa akin na ano daw ba yung magandang gawin sa mga 13-month pay. So, naisip ko, siyempre, dapat una, may plano tayo. Ano ba dapat yung pwede natin gawin dyan? Kasi, siyempre, pag nagbigayan na, minsan... na nawawala na sa isipan natin kung ano ba yung pwedeng gawin. Kasi yan ay, hindi, kasi kumbaga ang 13 month pay, hard-earned money din yan. Hindi yan sabihin mo na binigay lang. Kumbaga talaga yan ay kung ilan yung ipasok mo or talagang may mga policy pa rin ng mga company regarding dyan, pinaghirapan mo yan. So hindi yan basta dapat ilagay mo kung saan-saan. Bili rito, bili doon, bigay dito. Tandaan natin lang yung mga empleyado, lalo those of all security personnel, kailangan maging maalam po tayo sa paglalagay ng mga na natatanggap natin, lalo ng 13-month pay. Kasi mostly, kaya natin i-endless yan. So maghanap tayo, pag-isipan natin. So dapat ngayon pa lang, nakaplano na tayo. Ano ba o saan natin gagamitin yan? Pwede naman syempre, we have to reward ourselves. Kailangan nating bigyan din ng kung ano yung gusto natin. Huwag naman to the point, ubusin na natin yan. Kasi mas maganda yung nakikita natin yan na natatapos na yung mga buwan or ilang mga ano na naandun pa rin. Lalo kung yan ay kumikita, ilagay natin sa investment. Kasi mahalaga yan eh. Lalo na kung tayo ay nagtatrabaho pa lang. So hindi natin dapat kung saan ilalagay. Ibibigay natin or ano. Baga pag-isipan natin yung paglalagakan natin. So syempre mas maganda investment. Kasi sa investment talaga, kikita yung pera mo. Kaya like kung sinaano to, tinatopic lagi sa akin vlog yung about sa business. Kasi talagang sa lahat ng aking napag-aralan, sa mga books na nababasa ko, sa mga vlog na pinapanood ko, talagang yayaman tayo sa pag-business, hindi sa pagiging empleyado. So kaya nga dapat, lalo tayo mga 60%, kailangan nakaset na tayo ng goal natin. Hindi pa pwede na saan lang natin iyan yan. So nang una, mahalaga, manap kayo sa lugar ninyo, lalo kung may probinsya kayo. Kasi minsan tayong nandito sa Manila, yung mga taga-probinsya, para kung minsan yung iba kinalimutan ng umuwi. So, mas magandang babalikan natin yung pinanggalingan natin, lalo kung tayo nakatira, para makita natin ano ba yung maganda kung pwedeng maging investment dito sa probinsya namin. Kasi, sa ano naman, babalik pa rin tayo dyan sa probinsya kung saan tayo nakatira talaga, kung saan tayo nabumula. Alis na lang, kung may nakabilang tayong property sa Manila, siyempre ang hirap naman, lalo kung tayo simpleng magagawa lang. Kumbaga, hindi talaga tayo makakapagbili ng mga ganong mga property na ganyan. So, kumbaga, it takes time. So, pwede naman kung makakapag-invest ka talaga. Siyempre, babalik ka, tingnan mo. Kasi minsan, naiisip natin, ito yung gagawin ko. Ngayon, pag-uwi natin for how many years, hindi na pala pwede. Kasi, nag-iba na yung pananaw, mga ano doon, mga tulad yan. Halimbawa, gusto mo yung magano ka, malawa, mag-alaga ka ng mga paghahayupan, yung katabi nyo pala na lugar na yun ay may subdivision na, so hindi na pwede. So kaya nga dapat, kung tayo may mga plano, dapat may execution tayo. I-execute agad natin kung plano natin na ganitong business, but kung tayo nung kung okay pa ba, pwede gawin na natin. Kasi kung magtatagal pa tayo, magiging obsolete na kumbaga. Hindi na akma. Kasi halimbawa nga, paghahayupan gusto mo, halimbawa mag-alaga ka ng nagbababuyan ka, ngayon katabi mo nga subdivision na, so hindi na po pwede, marireklamo ka. Diba? So, yung sumagbaba, bago ka naman ng strategy or ng idea, so it takes time na naman. So hanggang sa mga yari yan, hindi na matutuloy. So kailangan ka lang, uwi ka para at least makita mo na akma pa ba. At saka, tingnan mo yung mga ibang area na, pwede pala sa ganito. Kasi, may mga opportunity. Like yung mga cooperative, maganda rin mag-invest yan. Kasi ang laki ng tubo na dyan, ang invest ng pera mo. At the same time, walang mga tax sa kooperatiba. Kaya ang laki ng binibigay nilang dividend dyan. Or may mga ano pa sila dyan, may mga like mga insurance, mga health card, mga ganyan. So maganda, kaya kailangan aralin natin. So para at least yung ating magiging 13-month pay na makukuha natin, pwede natin doon nunang ilaga. Halimbawa, nakameron kang 13-month na 15,000. So yung kalahati na lang sabihin mo noon, i-invest mo yung 7,500, yung 7,500, gamitin mo kung ano gusto mong bilhin. At least, meron kang natira na kumikita siya. For how many years or months, madadagdagan na yan, at least naandun pa rin yung pera mo. So yung mga ganon, kasi mahalaga dapat na alam natin kung saan natin dadalhin yung mga hard-earned money natin na pinaghihirapan natin na kinikita. Hindi ko napupunta kung saan lang. At syempre, meron din naman tayo sa pang mga wants natin na pinibigyan natin ng halaga, yun din. Hindi natin inaalis yun. So, ang point ko lang dito is for investment na magagamit mo hanggang sa tayo tumanda. Kasi hindi habang buhay bata tayo, hindi habang buhay malakas. Sabi nga,
mas maganda yung you have to retire for not being an employee. You have to retire to have, you have your own business. Mahirap kasi magretiro ka na empleyado ka. Hindi naman ano, kumbaga hindi natin ano, kumbaga mas kung kaya naman natin, bakit hindi? Mas masarap yung magretiro ka na may negosyo ka. Kumbaga hindi ka naaabot sa edad na 60 para ka lang mag-retire kasi nga nasa edad ka na, mas maganda yung agahan natin. Dahil kalimbawa, at the age of 50, gusto mo na mag-early retirement, mag-resign ka na, and then nakapagputa pa na ng business mo habang ka nag-work. So yun na lang i-establish mo. At least mas malaki pa income mo kasi sa pagiging empleyado, hindi mo pwedeng dagdagan yung sweldo mo sa araw-araw. Kumbaga, halimbawa, kung nag-earn ka lang ng minimum, yun lang. Hanggang matapos ka, unless mag-overtime ka. Eh, paano kung walang overtime? Lalo ngayong pandemic, nililimit ang overtime. So, yun pa rin. As is pa rin. Unlike kung nag-business ka, kung halimbawa, nakaya kumikita ka sa isang araw ng 500, pwede mong gawing 1,000, 1,500, or 2,000 pa yan. Depende sa discarte mo yan. Diba? So, nakita nga sa FB yung nababasa natin at titinda ng turon. Isang araw, meron siyang tinda na, I think, nasa mga 3,000 pieces yata o 4,000 a day. Sabi niya, kung naubos, uubos daw. So, magkano yun sa isang araw? 3,20. Diba, kumbaga, sa, kung kinumpute, nasa mga, I think, 28 to 30,000 yata ang isang buwan niya. Parang 4,000 ang kinikita niya a month. So, kung titinan mo, totoo naman eh. Kumbaga, may ano yun, meron talagang katotohanan kasi pwede niyang dagdagan pa yan. Diba? Tapos, a month niya, magkano? Almost 100,000. Diba daig niya po yung nag-uopisina, unti-ting na. Kaya nga huwag natin mamaliitin yung mga gano'ng sistema kasi yung strategy na doon. Kaya nga sa pag-i-business, sa sales, ang laki ng na potential natin na yumaman dyan. Yung mga iba na nahihiyang magbenta, eh hindi yayaman. Kaya yung hiya, inaalis dapat natin yan. Maging ano tayo, maging confident tayo na kung yan ay marangal at kumikita ka, gawin natin. Huwag tayo masyadong maging ano sa panahon na yon. Kasi hindi tayo aasenso sa buhay kung puro empleyado lang. Kaya nga sabi nga, ang like kong inaano rin sa mga kasama namin dito na habang tayo nagtatrabaho, pagbutihin natin kasi yun yung source of income natin na pwede nating pagsimulan na makapagsimulan ng business. Kasi ang iba pag business na pinag-uusapan, parang allergy sila. Akala nila pag nagnegosyo kailangan milyon-milyon ang pera mo. Hindi. Ang daming pwede kang magsimula na sa maliit na halaga. Sabi nga doon sa books na nabasa ko, you have to start small, think big. Magsimula ka lang sa maliit. And then, lawa kami yung pag-iisip mo na sa mga susunod na panahon, eto na siya ang gagawin. Halimbawa, nagputag pa na sari-sari store. Gusto mo, for after 3 years, 4 years, 5 years, mini grocery na yan. Pag after 10 years, magiging convenience store na yan. Yung mga ganon. So, kailangan kasi nasa pag-iisip lang yan eh. Kung ano iniisip mo at gumagawa ka ng paraan, mangyayari yan. So, yun ang pinakamahalaga rito, kailangan lang yung mga kakikitain natin, lalo ngayon darating ang pasen, 13 month pay, ilagay natin sa tama. Huwag nating hayaang maubos yan sa mga wants natin na in return magiging ano lang natin yan. Gagastusan lang din natin. Like, alam ba, siyempre mag-upgrade ng cellphone. Gusto ko, pag nag-13 month ako, ito, bibila ko ng cellphone na ganito. So, isipin natin saan mo gagamitin mo ng cellphone. Kung yan ay pang-online selling mo, gagamitin mo sa business, so be it, mas maganda. Pero kung yan ay kapritso lang na magte-text mo lang, papang games mo lang, mag-ML ka lang, so minsan isipin natin na ito ba'y makakatulong sa atin sa pagdating ng panahon. Diba? So kung mag-i-invest ka, nakikita mo na, oh, nag-grow yung pera ko. At least pwede mo namang gamitin uli sa mga susunod na other business ka. Sino po napakalaga? Kaya nga, dapat ilagay natin sa tama yung ating mga magiging ibibigay ngayon pagdasapit ng Pasko, like 13 month pay or yung mga iba pa. So pag-isipan natin, saan natin yan ilalagay.